di pa tapos, ha? Tulad ni Mitoy, nagbabalik ka sa magandang buhay. Yes, yes, yes. Oo, maraming salamat sa inyo. Grabe, Mitoy, no? Alam mo yung voice mo, sa dinami-dami mong pagpupuyat, nandiyan pa rin. Diba? Yeah, yun na nga, sabi ko, yun na nga inaalagaan mo na lang talaga. Sabi ko, kung magandang lalaki ko, sisirain ko lalamunan ko eh. Kaso ito na lang talaga eh. Kuya, ano ba? Pero eto, Toy, diretso na natin. Bakit mo naisipang mag-OFW? Ako yung ano eh. Kasi bilang banda nung araw, bilang banda, para maging full-fledged banda ka, dapat makapag-abroad ka. Sa either Japan or Singapore. Parang yun na pinaka-badge mo eh. Hong Kong. Pero yung... I mean, maganda rin doon sa mga lugar na yun, pero nung time na yun, time ko, pinangarap ko talaga dapat Japan. Ang hirap kasi pumasok sa Japan nung time na yun. Yes. Japan, oh. Japan. Oh, Japan. Pero Japan. Parang Jose Rizal yung mukha mo dyan. Oh, oh. FPJ! FPJ, oh. Na maraming nagsabi sa akin, no? Pero hindi ko binaliwala ako naman. Ayoko na, oh! May nagsasabi, kamukha ko rin si Eko, pero... Why? Ako lang din nagsabi. Plus ni Ma'am si Mel's yun. Hindi ako maniwala. Pero noon, Kuya Mitoy, kahit na anong trabaho, hindi ka talaga tumatanggi. Galit ka ba? Hindi naman. Nagigigil kasi ako sa mga throwback pictures mo. May ba? Lain. Hindi ako yung prinsipyo ko yun. Naging prinsipyo ko yun na pag pumunta ako sa isang lugar, ang ipinunta ko doon, work. So, kahit anong ipagawa sa akin, ginagawa ko ng buong puso at ini-enjoy ko. Ini-enjoy ko yon na hindi lang, kasi may mga, akin lang to ha, may mga pag pumirma sa kontrata, singer ka, gantong oras, singer ka lang. Ako wala man ako ginagawa sa nung time na yon. Before, pinagkatiwalaan kasi ko, ito susi, pumunta ka sa bar ng gantong oras. Kung kaya mo maglinis, maglinis ka. Kung kaya mong hugasan yung mga ano, hugasan mo. Kasi wala namang, walang masama sa akin. Nandun lang naman ako. Pumunta ako rin para magtrabaho. Oo. Masipag diba? Ka. Kasi saka, naman masayang ang buong araw mo. Yes. At saka ang gagamitin mo, hindi ka naman magwawalis ng walis ting-ting. Lahat naka naman. Naka-vacuum ka. Paghugasin ka man ng pinggan, ang lakas ng tubig. Tubig. Paglutuin ka man, hindi ka naman mag-chap-chap-chap. Puro instant ang niluluto eh. Yun ang yung sa akin lang yun ha. Wala akong pride pag tungkol sa trabaho. Very good naman. Ganyan talaga. Tapos kanina, si Ate Lani tsaka si Ate Desa, talagang ano sila, talaga hirap na hirap yung feeling nila, lungkot na lungkot sila. Pero ikaw, iba rin yung story nung sa'yo. Iba yung story nung sa'yo. Ano ito? Unang-una, yung dahilan ng bakit ako bumiyahe, sabi ko, para magkapera, para magkatrabaho. Honestly, yung makatulong sa pamilya, hindi priority sa akin yun. Pero later, naintindihan ko, nakatulong pala ako partly. Pero yung reason ko na pumunta ng Japan o na mag-abroad, para kumita ng pera independently, malaya ako na walang nagmamando sa akin. Yun. Pero ito lang, nung mga nakarang araw, parang nakatulong din ako partly. For kasi family. Nagpapadala ka rin sa family. Oo. Pero, Toy, ano naman ang naging pagbabago sa buhay mo dahil sa pag-OFW mo? Nung bilang OFW ko, honestly na naman, no? Wala akong naipon. Kasi nga sa... Bakit? That early age, wala pa akong... In-enjoy mo. Wala pang diretsyong goal. Parang wala pang diretsyong goal. Kasi alam mo, yung biyahe ko noon, 10 days lang ako sa Maynila, sa Pilipinas, kasi aalis ka na naman. Ganun ka, kahit ubusin ko ito ngayon, next week aalis na ako ulit. Hindi ko naintindihan, lumilipas pala lang lahat. Di ba? Hindi ko pinagpaalagahan yung time na yun. Naman na lagi may kita. Oo, na ganun. Kasi, ang lakas ng kitaan nun. Oo, tuwan-tuwa ka. Dala mo na yung visa mo pabalik. Pag-uwi mo pa lang, dala mo na yung visa mo. Alam mo kailan ka babiyahe. So, waldas. Talagang wala. Aminin ko, wala. Pero, yun ang nagturo sa akin kung paano ko iha-handle yung ngayon. Hindi, pero ang ganda nung sinabi mo na yun na wala kang naipon. Kasi sa totoo lang, marami sa ating mga OFWs na ganyan ang nangyayari sa kanila, ha? Hindi man sa waldas ng pamamaraan, merong waldas din para sa pamilya. Oo. Padala ng padala, hindi nagtitira sa sarili. At pagdating dito, diba, hindi naman nahahawakan ng maayos sa mga kamag-anak o pamilyang pinadadala. Kung sino man yung nasa sitwasyon ngayon, nung time na kami, kung ako yung nasa abroad, ngayon, pagpahalagan nyo yung kung ano yung hawak nyo ngayon. Kung ano yung nandun kayo sa abroad, yung pagpahalagan nyo. Just pwede namang magpadala ng 20, 10% kung magkano man kinikita mo. O ganun din ang gawin mo sa sarili mo. Magtago ka ng 10%, magtago ka ng 20%.
Ganun, para rin hindi napapagod. Management. Oo, management. Kasi di ba minsan pag walang natitira sa'yo, parang nababurn out ka na, napapagod ka na. Pero dahil may reward ka sa sarili mo, lagi ka pang gumagalaw. Magalaw!